Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 98 ng International League. Nakagawa nga ng napakahusay na play itong sila Ryu at Ken na naging dahilan upang mainis ng uso itong si Rukawa. Dahil na nga sa parang pinaglalaruan lang siya ng mga malalaro ng kuzo. Nakakainis ang mga to ah. Parang pinaglalaruan lang nila ang aming kupunan. Ngayon na nakapuntos ulit sila, isa na lang tuloy ang lamang namin sa kanila. Kailangan may gawin ako upang hindi nila magawang mahabol ang score namin. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng show ko ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Maruboshi. Ano na Rukawa? Hanggang dyan ka na lang ba? Mukhang lalo ka pang humina kumpara noong nakalaban kita sa Winter Cup pa. Ano bang ginawa mo sa loob ng isang taon at bakit parang humina yung stamina mo? Hindi na katulad dati na hindi ka madaling mapagod. Pero ngayon, basta ikinikilos mo, mukhang hinihingal ka na at mukhang wala nang natitirang lakas sa iyong katawan. Hindi pa natatapos ang unang half pero parang susuko na yung katawan mo ah. Yan ang insultong sabi ni Maruboshi na labis na ikinainis itong si Rukawa. At na magsasalita na sana itong si Rukawa para sagutin itong si Maruboshi. Bigla naman itong nagulat ng gusto. Dahil na nga sa biglang nawala ang bola sa kanyang mga kamay. At ng paglingon nito sa kanyang likuran, nakita niya itong si Ryo na daladala na ang bola at mabilis na idinidribble ito papunta sa kanilang basket. Ano? Ang bilis! Hindi ko man lang narinig ang yapak ng kanyang mga paa. Sinadya ba talaga ni Maruboshi na inisin ako para mawala ang focus ko sa ibang mga manlalaro nila? Nakakainis! Naisan ako ng mokong natuwa. Pero kahit na ganun pa man, hindi ko kayo hahayaan na makapuntos ng ganun lang kadali sa amin. Hindi kayo magtatagumpay na makuha ang kalamaan sa amin. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay humarurot ng takbo para dumipensa at mabilis niya din namang nahabol itong mga manlalaro ng kuzo. Habang itong si Ryu naman ay agad na napahinto at mas pinili na lang na i-reset ang bola. Kasi sa magkamali siya ng desisyon, kaya naman, mahinahon na nitong itinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. Hindi talaga dapat kami maging kampante sa laban na to. Dahil kung titignan ang kanilang mga laro, talaga namang hindi sila magpapatalo sa amin. Kaya naman, dapat maging ganun din kami sa kanila. Hindi dapat namin ipakita na makakaya ng kanilang kupunan at talunin ang aming kupunan. Dahil sa laban na to, sisiguraduhin namin na kami ang mananalo dito. Yan ang sabi ni Ryo sa kanyang sarili. Habang idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket, nabigla ito umatake sa depensa ng Shouko. Ngunit, agad din naman itong binantayan ng mahigpit nitong si Ryota. Hindi kita hayaan na makalusot sa akin, Ryo. Hindi niyo magagawang makuha ang kalamangan laban sa amin. Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang sobrang higpit ng ginagawang depensa kay Ryo. Ngunit, laking gulat ni Ryota. Dahil na nga sa biglang naging spin moves, baka na nitong si Ryo. At nang dedepensa na sana itong si Ryota sa kanan, bigla namang lumabas itong si Morishige sa kanyang gilid. At talaga namang iniskrinan siya nito ng sobrang higpit. Putay, naloko na. Naisan si Ryota ng Team Kuzo. Siguradong hindi na siya makakadepensa nito. Yan ang sabi ni Ayako na talaga namang natataranta na. Habang itong si Ryo naman ay nagawa na nga makalusot sa depensa ni Ryota. Amin na ang puntos na to. Sisiguraduhin ko na makakagawa ko ng isang easy points dito. At hindi ko ahayaan na masayang pa ang bolang ito. Yan ang sabi ni Ryo sa kanyang sarili. Sabay tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Ngunit, bigla din namang sumulpot sa kanyang harapan itong bida nating si Anamichi. Kaya naman, nagsasabayan na ngayon sa itaas itong sila Ryo at Anamichi. Hindi ka makakapuntos dito, ungas! Walang libreng puntos sa ilalim ng basket! Hanggat nandito ang henyong si Anamichi. Ngayon, ipapatikim ko ulit sa'yo ang naramdaman mo noong una tayo nagsabayan. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang malapit na ang kamay sa bolang hawak ni Ryo. Naku po, siya na naman. Sobrang laki talaga ng lalaking ito. Hindi ko na makita ang aming basket dahil sa sobrang lapad ng Hanamichi na to. Yan ang sabi ni Ryo sa kanyang sarili.
na talaga namang hindi na alam ang gagawin sa sabay nila ni Hanamichi. Na biglang sumigaw itong si Ken, "Rio! Dito! Ipasa mo ang bola, dali! Ako na ang tatapos sa nasimulan mong play!" Yan ang sabi ni Ken na naging dahilan upang agad na hugutin ni Rio ang bola at agad na ipasa ito pupunta kay Ken. At nang hawak na ni Ken ang bola, agad niya din naman itong i-dribble, ngunit mabilis din naman itong nadepensa ni Sendo at nagawang mapigilan ni Sendo ang binabalak na play nitong si Ken. Ang bilis ng Sendo na to ah! Nagawa niya agad mabasa ang gagawin kong galaw. Yan ang sabi ni Ken sa kanyang sarili. Nang biglang tumakbo itong si Rio papunta sa perimeter. Sabay sumigaw ito ng sobrang lakas. "Ken, dito! Ipasa mo dali! Habang hindi pa sila nakakapwesto na maayos!" Yan ang sigaw ni Rio na talaga namang nalibre na sa perimeter. Kaya naman, itong si Ken ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Rio. At nahawak na ni Rio ang bola, hindi na ito nagdalawang isip pa at agad itong tumalon at tumira ng isang perimeter jump shot. At dahil sa sobrang kumpiyansa itong si Rio sa kanyang binitawan na bola, agad itong tumalikod at ang bolang itinira nito ay pumasok nga sa kanilang basket at halos hindi malang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamaan sa Shouko na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Kuzo. "Ayos! Ang tindi ng play nyo na yan, Ken at Rio! Basduo nga talaga kayo! Hindi man lang kayo nagawang mapigilan ng Shouko! Sige, Ken at Rio! Magwala kayo sa laban na to! Ipakita nyo sa buong manlalaro ng Shouko at mga tagahanga nila na masyadong malayo ang agwat ng inyong galing sa kanila! Go, Kuzo!" Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Kuzo. Habang itong coach ng Kuzo naman ay napangiti sa kanyang kinauupuan, sabay na pabulong ito sa kanyang sarili. "Ganyan nga mga bata, ipagpatuloy nila ang ganyang play ninyo. Ngayon, nakikita ko na may pagtutulungan na kayo sa loob ng court. Siguradong matutuwa itong si Ishido at Sanji pag nandito na sila. Pero bibigyan ko pa din ng leksyon ang dalawang yon dahil late sila sa laban na to. Sige mga bata, ipagpatuloy nyo lang yan. Huwag nyo nga hayaan na makuha ulit ng Shouko ang kalamaan sa atin." Yan ang sabi ni Coach Roshi sa kanyang sarili na talaga namang nakangisi. Habang itong si Ayako naman ay biglang napagulong ng mahina. "Buka nililito nila ang aming mga player ah. Dinadaan nila sa mabilisang pasa ang laban na to. Dahil alam nila na hindi sila uubra sa ilalim ng basket. Kaya naman, sa labas na sila umaatake ngayon. At gumagawa sila ng mga peking galaw sa loob upang malibre sila ng mabilisan sa labas." Yan ang mahinang sabi ni Ayako sa kanyang sarili. Nabigla nagsalita itong si Coach Hansai. "Nag-aalala ka ba, Ayako?" Yan ang pagtatanong na sabi ni Coach Hansai. "Medyo lang po, Coach. Hindi lang maalis sa aking isipan ang ginagawang play ng mga manlalaro ng Kuzo." Yan naman ang sagot ni Ayako. "Huwag kang mag-alala, Ayako. Dahil hindi naman ganun kahina ang ating kupunan para hindi nila malaman na dinadaan sila sa mabilisang pasa ng kanilang kalaban. Ngayon, nakakasigurado ako na meron ang naisip na counter itong mga player natin. Kaya naman, huwag ka munang maamba, Ayako. Dahil hindi papayag ang mga bata natin na madali sila ng isang simpleng taktika ng kalaban natin." Yan naman ang sabi ni Coach Hansai na talaga namang sobrang kampante na magagawang masolusyonan ng Shouko ang taktika na ginagawa ng Kuzo sa kanila. At itong si Ayako naman ay napabulong sa kanyang sarili at napangiti na lang ito ng bahagya. "Kakaiba ka talaga, Coach Hansai. Hindi talaga kita maitaan ang kahit kaunting pangamba sa laban na to. Sobrang laki talaga ng tiwala mo sa ating mga manlalaro. At dahil sa'yo na nanggaling na magtiwala lang ako sa ating mga manlalaro, gagawin ko yan. Magtitiwala ako ng buo sa kanila." Yan naman ang sabi ni Ayako na talaga namang nakangiti na nakatingin kay Coach Hansai. Sa kabilang banda naman, mabalik na tayo sa loob ng court. At dito ay agad na tinawag ni Maki itong sila na Michi at Rukawa. "Makinig kayo, Sakuragi at Rukawa. Ngayon, kapag hawak na ni Miyagi ang bola, dapat maging makulit kayo sa loob ng court. Hindi yung kulit na mag-aasaran at mag-aharutan kayong dalawa. Yung kulit na hindi kayo mapakali sa loob ng court. At tatakbo kayo ng tatakbo hanggang sa hindi na mabasa ng inyong kalaban ang inyong binabalak na gawin. At kapag may nakita na itong si Miyagi na libre sa inyo, agad niyang ipapasa ang bola papunta sa isa sa inyo. Ngayon na dinadaan nila tayo sa bilis, dadaanin din natin sila sa liksi natin. Kaya naman, humanda na kayo mga kasama, dahil babawiin natin ang kalamaan sa kanila." Yan ang sabi ni Maki. "Sige Maki, ako na ang bahalang magdala ng bola. Hindi ko hahayaan na mapigilan nila tayo sa posisyon na ito. Tara na mga kasama, tayo naman ang aatake sa kanila." Yan naman ang sabi ni Ryota, sabay na ganda na ito para sa gagawin nilang pag-atake.
habang itong mga tagahanga ng Shouko ay malakas na sumigaw para suportahan sila. Sige Shouko, huwag kayong magpapatalo sa mga yan. Huwag niyong hahayaan na matapos ang unang half na ito na sila ang nakakalamang sa inyo. Dapat tayo ang lumamang sa laban na to. At kung kinakailangan, tambakan niyo sila ng uso. Dahil wala namang magagawa ang mga yan laban sa inyo. Go Shouko! Opensa! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. At dito na nagtatapos ang Chapter 98 ng International League.